What is up, guys? Welcome sa Models of Manila Rundown. So, kasama ko po ngayon, mamimit nyo ngayon yung partner ko sa Models of Manila, si Mr. Abraham Rueda. Kumusta, tol? Kumusta? Ayos naman. Nakatambay lang sa bahay simula noong March 15. Lahat tinubuan na ng ugat. Nandiyan ka ngayon sa Nueva Ecija? Opo, Nueva Ecija, Kabalatuan. So, tol, kwento ko lang, guys. Si Abraham, kasama ko since the start ng Models of Manila, siya yung sa photographer, tsaka sa video dito sa Models of Manila. So ngayon, sasama ko natin siya dito sa channel. Tapos yung channel niya is starting na rin sa YouTube. So abangan nyo yun. We've been together sa project na to since 2016. Tagal-tagal natin. 2020 na ngayon. Mm-hmm. Tapos yung huling project namin was in February, si Leng. Si Leng. Ganda din, no? Ganda din yung shoot natin kay Leng Altura na yun. Leng, nakakamiss nga yun eh. Oo, nakakamiss yun. Anong pinagkakabalahan mo? Anong epekto sa'yo nitong buong ECQ? Yung buong ECQ, mas matindi pa sa sanggyu pang kain kapag nasa bahay. Kalaw mga gawa, talagang yun lang ang gawain mo, manood ng TV, YouTube, yun. Kaso content, kailangan makapaglagay. Hirap din. Ang ginagawa mo ngayon, music din yata, no? Music. More on kasi, mga DJ. No? Mga pan-DJ, mga live sessions. Mga, kamukha ng mga ginagawa ng, sa, parang sa party talaga. Party talaga. Yung sa photography, anong epekto sa ano? O yan ang tinamahan. Photography, nga kami lahat ng photographer. Lalo na nag-start ako ng wedding. Walang events, walang kahit ano. As in, zero talaga. Cancel lahat eh, no? Yun ang problema. Cancel. Kaya mukhang yan ang magiging problema pa the rest of the year. Pero sana pag medyo lumuwag-luwang, gusto ko na ulit bumalik sa ano eh. Balik tayo sa mga shoots ulit. Tingnan natin kung paano pwede. May social distancing. Sino bang mga model gusto mo makatrabaho? Sa ngayon, hindi ko pa nakikita eh. Mukhang nag-quarantine din sila eh. Hindi nagpo-post sa mga picture. Meron pa akong napapansin pala. Ano dumami yun? Ang nasa Alua at Is My Girl. Yun. Yun ang trend pala ngayon. Yung Alua. Kasi nga, yung mga model, naghahanap ng bago pang pagkakitaan. Wala silang events, wala silang mga shows. Puro online lahat. So, yung Alua, parang magbabayad ka, mga 2,000 per month, tapos makikita mo yung mga pictures nila na medyo premium. Sexy. Oh. Medyo sexy. sexy talaga. May iba tatong naghubad eh, no? Meron, marami. Marami kung sino alam. Sino ba? PM mo nga sa akin mamaya. PM. For research lang. Group chat. For research purposes. Kasi yung karamihan ng babae, yung sa mga di po nakakaalam, yung ang Alua, website siya, pupunta ka doon, magbabayad ka ng 2,000 pesos, tapos pwede mo nang makachat yung mga ibang models doon. Tapos yung iba siguro may mga sexy na pictures, yung iba merong topless, may nude. So yun ang nauuso sa States, uso din yan. Laki din kumita ng mga models sa States eh, no? Lahat yun. Si OnlyFans naman sila. OnlyFans sila yung malakas. Sa Pilipinas, kumikita. Only dicks. Tats tayo. Yan din yung ginawa natin dati dapat eh. Yan din yung sa kay Jay Tablante, di ba? Na hindi natuloy. Oo, hindi natuloy eh. Pero yun yung ginagawa sa Alua ngayon na talagang grabe yung mga ano. Pero karamihan doon, marami doon sa mga model, mga kaibigan namin, kasi same industry lang. Kaya Models of Manila. So, support lang kami sa Alua. Pero hindi pa ako, wala pa akong sinusubscriben na mamaya pa lang. Ng pera. Depende, gusto ko malaman kung sino pinaka medyo okay yung content doon sa Alua. Support lang naman. Kasi syempre, ECQ, walang trabaho. Diba? So, no yun. Kung nanonood kayo, supporta kami kung sino man yung nangailangan. Pero dapat maganda yung content dyan sa Alua. Sa comment section, sa mga nakakaalam sa Alua. Yun. Kung mga nakakaalam sa Alua, comment down below. So, ayun. Pangalawang topic natin, yung sa GCQ. Ano bang tingin mo mangyayari dito? Magbalik ka sa trabaho, pero walang mga jeep, walang mga... Anong tingin mo mangyayari? Magiging nasa billionaires list na yung may-ari ng St. Peter. Feeling ko lang, ha? Kung nawala si Kendall Jenner, tama ba si Kendall yung nawala sa billionaires? Si Kylie. Kylie. Papalit na yung may-ari ng St. Peter.
sa billionaires list, no, nandoon na sasama na. Billionaires list. Nandoon na. Mga sila, sila ano, sila Manny Villar, Jaime Subelde Ayala, tapos yung may-ari ng St. Peter. Oh, may-ari ng St. Peter. Yun na yung level niya. Pagkatapos itong GCQ na to. Delikado talaga, delikado talaga. Mm-hmm. So, hanggat pag- meron pang savings, pwede pang sana mag-stay. Mag-stay no at choice. Home lang. Oh. Ikaw, kamusta? Di pa ubos? Hindi. Ano ako eh? Linta eh. Parasite. Maasa sa nanay. Buti na lang. Ano? Parasite eh. Maasa ako sa nanay. Wala. Wala talaga. Wala. Ganun talaga eh. Hindi, pero maganda no din choice. Eh. Ano, siguro tuwa din sila. Meron kayong family time. May bonding eh. No? Siguro, sobra ng bonding. Sobra-sobra na. Masama na epekto eh. Nag-aaway na. Maka ma George Floyd. Luluhuran ko na sa leeg na Nick. Wala, lagot ka pag may nakapalon. Hindi, pero pag-usapan natin. Pag-usapan natin. Mamaya, mamaya. Topic ayun. Kay George Floyd. Ingat, ingat. Pag-usapan natin. Since na-bring up mo na. Joke lang yun. Joke lang yun, guys. Yung mga makasalisawin mo. Black Lives Matter. Oh, anong opinion mo dun sa... Una, dun sa nangyari kay George Floyd. Anong opinion mo? Yung tanapanood ko. Yung footage, talagang may mali sa arrest. Dapat nga na ilagay na siya doon sa mobile. Talagang intentional na niluhuran eh. May galit talaga eh, no? May galit. Merong na akong nabasang article na magkasama daw silang bouncer noon. Nabasa mo ba yan? Ay, hindi. Ano nangyari doon sa bouncer? Magkasama silang bouncer doon sa club. Ah, oo. Same shift, time shift sila. Pareho pa sila ng trabaho dati, no? Pero hindi raw sure kung nagkasalubong sila nun. Oh. Anong feeling mo dun sa ano? Ang dami kasing Pinoy nagpo-post ng ano eh, nagpo-post ng Black Lives Matter. Okay naman din na sumusuporta sila, pero syempre mayroong mga ibang nagsasabi na marami daw nakikisabay lang sa trend. Totoong marami, lalo na sa protest. Talagang hindi na siya protest eh. Riot. For looters na. Looters na. Oh, iba na yung looters iba na. Yung... na. Yun, anong reaction mo naman doon? Ang dami naglalabasan na video, sinisira yung kotse, sinisira yung mga bahay, nagnanakaw ng Louis Vuitton. Baka mukhang maganda yung Louis Vuitton. yung sa Apple Store, di ba? Nagnanakaw din sila. Apple Store, ubus talaga. Ubus silang lahat. Eh. Yung iba hindi na protest eh. Yung iba nagnanakaw na lang talaga. May pangarap akong Gucci eh. O yun, kunandong na. Baka... isang sinelis lang. Pero masama yun syempre. Yung protest, okay yung protest kasi okay. Tama naman yung pinaglalaban nila. Pinaglalaban. Kaso yung nagnanakaw, hindi mo alam kung kasama talaga nila o baka hindi. Sumama lang para magnakaw. Ano? Mga dayo. Galing na ibang syudad. Ibang nabasa ko, ano yun eh, bawal sa batas nila yun eh. Federal crime. Yung dilipat ka na, pupunta ka ng ibang state para makigulo. Gumawa ng crime. Wow. Oo, mahuhuli pa ba nila yung lahat na yun? Sobrang dami. Hindi talaga. Kaya na. Insurance. Ang problema, ang tanong, kung kailan titigil? Mukhang walang tigil itong ano eh. Walang tigil itong mga riot na to eh. Unless kung makikialam yung military, baka ayun tumigil. Ayun na nga, parang state trooper na yung papadala kung kakayanin. Hindi na yung mga National Guards. Ang isang tanong pa dyan, kung anong epekto nito sa election nila sa November. Kasi magkakaroon ng election sa Amerika. Itong November, itong 2020. Itong November, si Donald Trump, kalaban si Joe Biden. Tol, dito sa channel natin, mas marami ang supporters ni Donald Trump. Okay? So, ako naman, maraming issue kay Donald Trump. Marami siyang mga ginagawa na maganda, na hindi maganda. Naintindihan ko naman din lahat yun. Kung meron lang positive about Donald Trump, nagugustuhan ng Pinoy, yung kanyang matigas na stand against China. Yun ang ano nila. Pero syempre, marami ding negatibo na binabato kay Donald Trump. Yung sa coronavirus, daming namatay, yung sa issue ng ganyan, yung sa mga racism na yan. So, ikaw, ano tingin mo? Paano matatapos tong gulo nila? Paningin ko, sila lang talaga mismo makakasolusyon dyan, yung mga tao na tumigil. Kasi, bloody war yan, malaon. Balik tayo sa civil war noong 1800s nila. Confederate. Yung mga panahon nila noon, musket fighting. Pero ngayon, feeling ko, pinagtatawanan na ng China habang napapanood yung mga video. Oo, yun nga. Ano doon, na inihilip na. Pero malayo naman. Kasi sa Amerika, kahit hulihin ka ng pag-rarayot, ng pag
protesta, ikukulong ka lang, kakasuhan ka lang. Eh, sa China, kapag doon ka nag-rally, tapos sinuli ka, posibleng mawala ka na lang bigla. Chopa, oh. Oo, hindi ka na makikita oh, bigla. So, yun. Giniling, makikita. Yun, problema doon. So, ikaw, ano tingin mo? Anong, saan papunta? Balik tayo sa Pilipinas. Saan papunta itong, okay. Saan papunta itong coronavirus sa atin? Anong Alex, na plano mo for the rest of the year? Itong corona, feeling ko magiging natural na sakit na eh. Parang na lang siya lagnat, malaon. At the time na dumating yung 2021, 22, magiging normal na lang siya eh. Parang kasama pero, na lang, no? Oo, oh, kasama na sa buhay. Hindi na may iwasan. So, kahit mag-social distancing, kakakalat pa rin eh. Feeling ko nga, nakakuha rin ako. Pero hindi lang talaga tumalab. Saan? Dito o ano? Sa Kabanatuan. Kasi nag-events ako nung since January. Nagkalagnat ka ba nung March? Wala, pero yung sipong ko ayaw mawala. Simula nung January pa. Ah, kailan nawala? Talagang wala. Hanggang ngayon, meron pa rin. Patesting ka na. Ako naman nung March. Ako, hindi ko sinasabi to sa channel ko. Nung March, sobrang nilalagnat ako tuwing gabi. Tuwing gabi lang. Pag araw, wala. Tuwing lang. Oo, tapos nilalamig ako tuwing gabi. Eh, parang ganun wala. Eh. Ganun yung sa iba eh. Tuwing gabi umaatake eh. Pag doon sa mga iba. Wala lang kasama. Wala lang... Oo. Wala lang kasama sa gabi. Oo, kaya, yun pa. Kaya hindi ko alam kung nagkaroon kami ba dito sa bahay tapos gumaling na lang kami. Nung March pa yun eh. So, matagal na eh. So, ang maganda kasi, ang walang test sa atin. Merong test yung malalaman mo kung nagkaroon ka na eh. Meron yung swab. Gaso, serology. Bakit daw? Ah, hindi, iba. Yung swab kasi, iba. Malalaman lang ngayon kung may sakit ako ngayon. Pero hindi malalaman kung nagkaroon na ako noong March. Dati. Yung current lang. Yun lang yung testing. Pero kung magkaroon tayo dito nung sa US na serology, dugo kinukuha yun. Malalaman mo kung nagkaroon ka na, mas immune ka na, hindi ka nakakabakaba na magkakaroon. Ah, kasi, nasa strain. Nakikita sa dugo. Mas okay yun. Na may antibodies ka na. Hindi, ang maganda, hindi ka nakakabakaba na magkakasakit. Kasi mas may chance immune. Ka na eh. Immune siya eh. Parang sa dengue. Oo, parang sa, tama. Man. Parang sa bulutong, di ba? Pag nagkabulutong ka na, sa meses na. Oo. So, di natin alam kasi marami pang hindi alam dun sa virus. Pero yun, sana pag umukay na, tuloy na natin yung mga shoot. Oo, yung mga naka-line up din na. Gusto ko na ano eh. Excited na ako ulit mabalik eh. Oo. Sa Maynila. Kainip dito eh. Yan, ikaw naka doon ka naka-base dati sa Mitaf. So Manila din, Lasal area. O sige bro, thank you very much. Thank you for joining. Guys, ilalagay ko yung link sa description below yung sa YouTube ni Abraham. Tapos abangan nyo, magkakaroon din siya ng mga programa sa YouTube. Okay. Sandamukal na pranks. Hanggang ano na siya ng nanay niya. Sabunutan siya ng nanay niya. Okay. Sige, Abraham. Thank you very much. Bye-bye. Good luck.